Interested ka ba sa mga momshi tips and lifestyle? O kaya naman sa mga extra racket online? Subscribe ka na sa aking YouTube channel, Momshi Cat TV, at i-click ang bell button para updated ka sa aking mga uploaded videos. Hello everyone, this is Momshi Cat and welcome back to my YouTube channel. For today's video, meron tayong i-review. So nakikita niyo naman siguro kung ano ang ating i-review ngayon. Disclaimer lang, this is not a paid advertisement. This will be an honest review about this product. Okay? So sa mga momshi dyan na gumagamit na nito or hindi pa gumagamit, feel free to comment down your own experience dito sa video na to. Yun, feel free to comment on your own experience using this product. Kung hindi naman, so pwede rin kayo magtanong, mga ganun sa atin. But again, disclaimer, hindi po ako expert dito. I will just give my honest review based on my experience sa pagpapagamit sa aking anak. Okay? So, let's start. Please watch the full video para maintindihan nyo yung aking pag-review dito sa medyo. Okay, nag-start ako na ipagamit itong aking Pedisure Plus. Actually, na-start ko siya, Auntie Mano, yung aking bunso. Minom ng Pedisure Plus. Okay. Just to give you an idea lang, merong Pedisure Plus. I think yung Pedisure, it's for 1-year-old hanggang 3. Pero ako, pinagamit ko na yung Pedisure Plus dun sa bunso ko when he's turning around 3. So, bago mag-3, pinagamit ko na sa kanya. Now, he's 3 years old and turning 4. So, kung kukumpitin nyo, ay pina-start ko siya last year lang using this milk. Okay, mga, hindi ko masyado ma-recall, pero kung hindi ako nagkakamali, mga mid last year ko na ito pinagamit sa kanya. Kung maaalala nyo, may isa akong vitamins na ni-review din, okay? Halos kasabayan ko lang pinagamit ito sa kanya. So, I think June, kasi yung vitamins na ni-review ko last time is pinagamit ko July. Kung hindi ako nagkakamali July, yung vitamins din, ito na ako na to. So, those were the times na mid part of last year onwards, yun na yung hindi na sila nagkakasakit or kung nagkakaubot-sipon man ay nawawala din, hindi na sila naglalagnat. So, naging best tandem ko itong milk na to with yung vitamins na minention ko with the other video. So, check nyo rin po yan, mga momshies, yung other review ko doon. Napakagandang ano po doon. Yun yung mga binagay ko doon, and then I think for me, mamomotivate din po kayo. Okay? Ayun. So, nung nung una hindi ako familiar dito, kung hindi ako nagkakamali, sorry ha, ako rin ata kailangan ko ng maggatas kasi marami na ako nalilimutan. Sign of aging na ata. So, ayun nga, gaya na sinasabi ko kanina, kung hindi ako nagkakamali, yung bunso ko, ito yung recommended ng bunso, yung pedya ng bunso ko, nung pinanganak siya. Pero kasi, nung pedya sure yun, that time, parang medyo tipit-tipit talaga kami, hindi kaya ng budget namin. So, nag-stick kami doon sa gatas ng aming, dinaya namin sa gatas ng aming panganay. Okay? So, hindi ito yung gatas ng aming panganay. Hindi ko nababanggitin. Matagal na naging gatas yung aking panganay. At ang result naman, actually, yung friend sa result nyo sa isang gatas is naging bibo. Ang bibo in a way na active, yan. Kasi may mga bata na pati na bata. Sorry for that. Pero may mga ganun bata. Pero yung anak ko naman, using the old milk, naging aktibo, naging bibo. Pero kasi, yun nga, gaya ng history ng mga anak ko, sakit din. So, that milk, hindi masyado nakakatulong sa immune system ng bata. Yung nutrition, parang, I think that for me, this is just my own experience ko sa na-observe ko sa mga kids ko. Until, I let my youngest son use this one, Pedisure Plus. Okay. Bakit Pedisure Plus na yung pinagamit ko? Baka nagtataka, bakit ito na yung pinagamit ko? Dapat Pedisure. Parang ano kasi sa akin, yun nga, turning 3 na kasi siya that time. And then parang, yung mga gatas kasi na available, yung size na available for Pedisure is hindi fitted dun sa aking gusto. Hindi ko ma-recall, ito na naman ang aking memory. Hindi ata sa size na kailangan, yung presyo din. Dahil nasabi ko, medyo hindi siya pang masa na presyo. And then, yung Pedisure Plus, mas maraming size, and then mas fitted doon sa budget ko. So, sabi ko, unting months na lang naman, mag-fitted na siya para dito. So, ito na yung pinagamit ko. And then, nahiyang naman din siya. Yun nga, na-observe ko. Actually,
yung, just to give you an idea lang with my youngest, kung na-watch ko yung mga previous video ko about my youngest son, may mga binanggit ako doon na medyo ano siya, yung speaking skills niya medyo hindi masyado mausap, sabihin na natin delayed speech, okay? Simula nung, so, yun, kasi ganito yun, kung mag-research kayo, at the age of 1 to 2, dapat merong at least one word na nasasabi yung mga kids. Okay? Yung anak ko, nung pagtungtong na ng 1, meron na siyang nasasabi. Pero nung pag-going 2 na siya, doon na nag-start na, parang biglang hindi na siya masyado umiimik, wala na masyado imik, puro ungot, ganon. So, ba't hindi na masyado nagsasalita? So, yun. Tapos, hanggang in-observe namin siya hanggang mag-reach ng 2 onwards. Ayun na nga yung time na parang na-observe namin. Tapos parang hindi na nagsalita. And then, upon searching, dapat at the age of 2 to 3, dapat may mga phrase na silang nasasabi. You can check din sa mga, ano, yung development stage kung yun po tama ba yung sinasabi ko. Pero based on my research, yun nga, dapat at the age of 2 to 3, dapat may mga phrase na sinasabi. And then, 3 to onwards, mga parang nakaka-create na ng sentence na naiintindihan na, nakausap. So, mga ganun. So, at his time na 2 to 3, hindi niya pa namimit yung ano na yung stage na yun na parang nakaka-create ng phrase. Kasi nga, hindi na nga siya masyadong umiinig. Ito, humihingi na sa akin ng milk. Say hi! Hey! How are you? Say, how are you? Oh, stop doing that. Nakikita ka nila, oh. Shake. Okay. What will you say to mama? Ayan, umalis na. So anyway, ito, pwede sure to. Umiinom niya ako. Paggabi kasi, hinahandaan ko na siya ng milk. Okay, gabi na pala ngayon. So I just tried ano din to. Kasi nga, babanggitin ko rin sa video kung bakit ko talaga, bakit ako nag-video na to, bakit kung ano yung mga honest review ko dito. Okay? Ang food for this video ay brain. So please join our contest, promo contest, para kayo ay manalo ng prizes. Check out the description area para kayo po ay makasunod sa my contest. So, ayun na nga. Nung time na yun, hindi pa nga siya masyadong nagsasalita, 2 to 3 years old. So, syempre, medyo nababother na po kasi bakit ganun. And then, iba yung behavior niya, magkaiba sa ganung behavior ng kuya niya. Saka yung kuya niya kasi madaltal. Although yung kuya niya, when he gets 3 to 4 din, medyo bulol-bulol, may short words pa rin siya. So, pero ito, mas ano talaga, hindi masyado nagsasalita. So doon, medyo nabothered kami. Until nag-research ako, meron akong tinry din na, actually hindi siya gatas, ano lang siya, parang supplement na hinahalo sa mga pagkain, sa milk. Mahal talaga. Nasa 2,000 ata yun. Pero I think, it's okay. Pero, na-try ko siya once lang kasi ang mahal, 2,000. Then, maliit lang siya, 900 grams na ba yun. Basta nakimutan ko, ito na naman ako, nalimutan ko na. Maliit lang siya, and then, makukusyo mo siya good for 10 days lang ata or less. Something gano'n. Kasi may mga sukat din siya, di ba, pagka mga ganito, gatas or mga gano'n supplements. Meron siya sukat, hindi lang basta maglalagay ka. So, yung 2,000 mo parang good for how many days lang. So, gano'n. So, kayo, syempre, parang, kung effective yun sa bata, itutuloy-tuloy mo. So, hindi kaya ng budget namin. So, nag-search talaga ako ng gatas. Gatas talaga na. Kasi sabi ko, magastos ako sa gatas, tapos maglalagay ako ng gano'n. So, parang nadodoble. So, bakit hindi ako maghanap ng gatas na may gano'n ng ano. So, until na-search ko kung Pediasure. Actually, may mga nag-recommend din sa akin. So, dito kasi, okay. Ano ba yung naano ko dito? Soya ba yun? Hindi ko ito na naman. Actually, hindi ako maalam sa ganito. Pero usually, ang tinitingnan ko yung mga nutrients na nakukuha. Okay. Pinapataas na ito. Protein. Ay, mataas siya sa protein, energy. Okay. Vitamins, ang dami na rin. Halos lahat ng vitamins na dito na sakop niya. Pero meron siyang ingredients na ayun. Ito yung talaga hinahanap ko kasi nag-research din ako about yun nga yung sa kung ano yung meron dun sa unang tinry ko na supplement na meron din sa gatas. Yung talagang ina-emphasize. Nandito ko nakita sa Pediasure Plus which is yung soy protein isolate. Ito. Yan yung soy or soya. Kasi based din sa research ko, lahat to research ko lang. Don't get me wrong kung kayo ay professional dito, ha.
So, ano, ang soy kasi or soya, ano siya, malaking tulong to sa brain development ng bata. So, I think for, yun nga, based from my, ano, siguro yung bata, kasi yung anak ko, yung masay lang kumain. So, syempre, yung nutrients na nakukuha niya, hindi rin enough. That's why I'm really searching for a milk, kasi yun yung tinitake niya eh. Very limited yung kinakain niya. So, I really, ano, search for, ano, milk na makakapagbigay ng nutrients gaya nun, na talagang strong. Okay? So, yun yung reason bakit ako nag-take nito. So, sa mga ibang mamsi siguro, bumibili kayo ng gatas dahil trending or something, ganito gatas, na ganyan-ganyan. So, try nyo rin pong mag-search kung ano ba talagang need ng anak nyo. Like ako, sinerge ko po yung need ng anak ko kasi parang, I think yun nga, kasi it will, kung baga sa brain development, may kulang siya or kulang yung nutrients, possible na, kaya hindi siya masyadong makapag-speak out, yung kumbaga, hindi nag-function well yung sa speaking, ano niya, skills niya, pwedeng affected yun kasi sa brain connected yun. Ako, ito po ay, ano lang ha, aking base, ano lang, aking mga analysis lang. Don't get me wrong, hindi po ako professional. I'm just a mamshi. Of course, lahat tayong mga mamshi, i-ano din po natin yung ating very best na mag-research pa, ng makakabuti para sa ating mga anak. So, ayun. So, nag-research ako. Ito, and then tinuray ko sa anak ko. Fortunately, nahiyang siya. Hindi naman siya nasusuka, nagpo-poops ng ano dito. So, okay naman siya. So, ang ginagawa ko, ina-budget ko lang din kasi medyo expensive siya. So, bumili ako ng gatas, ganito. And then, pag naubos na, may mga box naman sila na pwede mong i-refill. So, ang ginagawa ko, bumili ako ng ganito. Naka-box na siya. Kasi for me, based on my computation, mas nakakatipid ng ganito na box. Tapos, i-refill mo na lang. So, meron silang 3 packs, 4 packs, 5 packs yung pinaka-maximum ata nila. So, usually mabibili naman siya sa groceries. So, speaking of groceries, merong ako kasi usually bumibili ako nito sa Mercury. Again, hindi pa ako nag-i-sponsor, nag-advertise or sponsor ha. Nag-mention lang ako ng information na alam ko based on my experience, own experience. So, nabibili ko siya sa Mercury. Although, meron din siya sa Pyrgo, other groceries. So, yun. Na-discover ko din po kasi, ito'y nabanggit lamang ng aking mother. Okay? So, na si Mercury ay may tandem kay or may partnership kay Pediasure. So, nag-avail ako nito. Take note, free lang po ito. Wala po akong binayad. Parang ano siya, Pediasure Plus Loyalty Reward. So, makukuha niyo lang po ito sa Mercury. Okay? So, you can ask the salesperson or cashier kung paano mag-avail nito. Yun. Yun. And then, kapag meron kayo nito, and then every time nabibili kayo ng Pediasure na item, is makaka-discount kayo. So, depende sa amount ng bibili nyo, ang madi-discount nyo. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, maximum of 250 ang pwede nyo madiscount sa pagbili ng nito. Imagine nyo, halimbawa lang, ayoko mag-mention ng price or whatever, kasi hindi naman po talaga ako nag-endorse or ano nito. Pero, halimbawa, nasa 1,500 yung amount ng isang binili mong ganito, gatas. May percentage, hindi rin ako sure sa percentage. Well, yun na rin akong tanongin ng math kasi ayoko niya. Okay, ayoko ng numbers. So, ano, tawag dito? So, 1,500, mga maliles is 200, ganyan. 200 or 150 pesos. Ang laking bagay kasi kung sa ano ha, take note, kung sa Mercury nyo bibilin, hindi po to applicable with other groceries. Sa Mercury lang. So, kung bibili mo, ang laki ng tipid mo, di ba? Kung tayo, syempre, tayo mga munch, dun tayo sa ano, gusto may mga promo, di ba? So, yun, yung sinasabi ko ito. Tapos, take note lang, gusto mga mag-avail nito, magkukuha nito, free lang po ito, ha? Kailangan active po kayo within 3 months na bibili kayo ng product nito. Sa isang buwan pala, may limit siya. So, I think 5 or 6 times kang pwede mag-purchase na dito. So, ibig sabihin, 5 to 6 times ka pwede mag-discount. Okay, ganun ka, ano, di ba? Tapos, ano pa ba? So, yun. Pag hindi ka, kailangan maging active ka, kahit once a month, bibili ka up to 3 months. Pag hindi, madideactivate ang inyong card. So, ito, next question. Paano yun? Kung, ako kasi, na-experience ko to. Yung Mercury sa amin, malayo, pupunta pa ng bayan. Eh, di ba nag-ECQ, nag-quarantine tayo. So, hindi ako makapunta doon. So, anong nangyari? Dito ako bumibili sa nearby sa amin na grocery. So, hindi ko nagagamit to. So, syempre, ito ang tracking nila kung active buyer ka o hindi. So, ang ginawa ko, sabi ko nung na-lift na yung ECQ,
tumawag ako sa customer service. Then yun nga, na-found out ko na last March pa yung record ko dito, ganyan, yung bili kong bili, kasi nga, quarantine time, March 14, diba? Tapos, yun, onwards. Tapos, yun, nabutin ng 3 months, kasi hindi na ako nagpupunta ng bayan. So, pinactivate ko. So, ang gagawin nila, itatawag nila po, just in case ma-deactivate siya, itawag nila po sa customer service nila, instant po yung deactivate nila. Yun lang po ang gagawin ninyo. Tapos, ang gusto ko rin kay Pediasure, honest review, nag-check siya monthly, I think, monthly, about the improvement ng bata, ng anak nyo, kung nag-take pa rin siya, tapos ilan na yung height niya. Okay, speaking of height, ipapakita ko sa video na itong improvement ng aking kid, ng ano, na patuloy na talaga. Ito pong ano, okay, based on my experience, malaking tulong din sa height growth ng anak ko. Okay? So, which is yun din yung isang promotion nila dito. Kung di ako nagkakamali, yun yung isang pinapokus pag tumatawag yung customer service nila. Yun din, lagi tinatanong yung height. Kasi daw, ito daw ay may, ito. Yan. May picture pa nga sila. Yung nakakatulong sa height development. So, which is I think, ano din sa ano. Kasi, almost 1 year na halos ang aking ano. Oh, 1 year na kasi July na ngayon eh. Na gumagamit nito. So, yun, malaking tulong. Mamaya papakita ko yung improvement lang from last month hanggang ngayon. So, kung ilan yung difference ng kanyang ano. Okay, and then yung height chart na rin na for his age, kung siya ba ay above average or ano, okay? Tapos, ano pa ba? So, ito, yun. Avail kayong mga mamshies kung gusto nyo magkani nito. Kasi laking tulong nito. Isa to sa reasons kung bakit ako gumawa ng review vlog, fans review vlog for this. And then, isa pa. Ito, dito natuwa ako. Kasi nga, aside dun sa na-experience ko na tumatawag sila, kumukumusta nila yung bata. Ayun, may tumawag sa akin at from Abbott, niya sa Pediasure. And then they told me, actually tinawagan, tinext din ako. And then they told me na magpapadala sila ng free item, sample. Okay, na may ginawa sila ng parang improvement ata na i-release nila. I-release pa lang nila kung hindi ako nagkakamali, August. Okay, hindi ko rin ma-explain to pero gusto ko lang yung detalye nun. Okay, pero gusto ko lang malaman na it's a legit. Okay, so kanina lang. Okay, kaya bigla ako napagawa ng review kasi sobrang tuwa ko kay Abbott, kay Pediasure. Okay, pero yun nga, honest review. Ito, dumating siya, yung ano, apat na kanata. Okay, kung isa, nagamit na ng anak ko, pero apat ko. Apat na sachet sample ng Pediasure Plus na improve. Ilalabas pa lang nila ito by August. Kung hindi ako nagkakamali, this is just a sample. May dinidiscuss kasi sa ito na naman ako kasi medyo matagal na kasi ito, parang tumawag sa akin, siguro a month na. So, may dinidiscuss siya, hindi ko masyado maintindihan sa via phone. Basta ang alam ko, magpapadali sila ng free. Parang ang intindi ko is, bibigay sila ng sample wherein parang may in-improve sila. So, hindi ko maintindihan kung ano yun yung nadagdag dito. Okay, anyway, this is just a review, hindi naman po ako endorser, kailangan talaga every detail ng information, diba? So, yan. Gusto ko lang din malaman yun na meron silang mga ganitong klaseng promo ba to or what. Pero parang for me as a mamshi, parang sobrang alaga nila doon sa kanilang mga customers. So, given, imagine, mid-March, March yung last kong transaction sa kanila using this card. So, ito lang yung way na para matlak nila ako. And then, tinawagan nila ako ng June. Oh, tama, June. So, syempre, makikita nila hindi na ako active, diba? Nagumamit. Pero, nagpadala pa rin sila. Although, tinawagan nila ako at then they say na, yun yan. Parang binanggit ko naman na ako eh, ano. So, parang for me, very, maalaga sa customers nila. At the same time, very good yung product nila. Take note, free lang po to. Hindi ako nagbayad sa shipping fee or whatever. Lalo na ngayon, diba? Siyempre, gastos, diba? So, yun. Ano pa ba ang masasabi ko? Honest review, para sa akin, based on my experience, okay siya. Yung etong Pediasure sa mga bata na, based on my experiences, yung Lesko. They help na mag-improve yung speech. Hindi ko sinasabing gamot ito, ha? Kasi may mga cases na talagang delayed speech, tapos may other problem pa pala si kiddo. Hindi ko sinasabi. But it really helps a child na ma-boost yung brain system. Okay? So, yun nakita ko sa... You can check my the videos. Okay? Meron yung YouTube channel ng aking mga kids, Momoy and Popoy. Check ko yun. Nagpupusa ko doon ng mga videos ng anak ko. Yung bunso ko, si Popoy, makikita nyo yung mga learning ano doon. Makikita nyo, hindi ko ina-attach dito para, kasi separate ano yun eh. Makikita nyo doon, ilalagay ko na lang sa description area yung link. Okay, para makita nyo na talaga yung anak ko is improving, nagsasalita. At the same time, ito pa pala. Before gumamit nito, ng Pediasure yung anak ko, yung
may pagka ano, ito, sabi ko, ako nanay nito anak ko, pero may pagkapatay ng bata yung anak ko before. So meaning, pag hindi masyado siya nag-respond, puro umot, iyak, ganun yung ano niya. Pero nung gumamit siya nito, una, yung speaking skills niya nag-improve. Second, yung interaction skills niya, pag-i-interact niya, pag kinakausap siya, yung comprehension niya, nag-improve. Kasi ako tinatest ko kasi talaga na pagkausap ko siya, kung naiintindihan niya ako, at the same time, kung susunod ba siya doon sa instruction, yung during those times na nagamit na siya nito, yes. Makikita niyo yun sa mga videos, talagang, syempre pag kinakausap ko, sumuusap siya, although talagang medyo may kalikutan ko na kung minsan talagang hindi ako pinapansin pag-aan. Pero, pag may mga times na ano, nakausap, okay? So yun, para doon sa mga moms with may similar cases, yung medyo delayed, nagsalita, nakakatulong, and then, yung height, ayun din, yung napansin ko yung height, okay? Yung immune system, siguro somehow nakatulong din, kasi in-aid ko doon siya sa vitamins, so yun. Okay, so if you like the video, kindly like, at click the like button, share nyo na rin, and subscribe to my YouTube channel. Stand up straight, anak. Stand up straight. Ganto, ah. Ganan. Ganan yan. Look at my feet. Ganan, ah. Stand up straight, ha? Okay. Okay. Dito siya. Dito siya sa 102. Okay. Ayan. 102. Nasaan yung 102? Dito. As you can see here, okay, May, okay, May 13, sinukatan ko siya, so ngayon ay July, ano ba ngayon, July 7, so 2 months, magto 2 months, so meron namang improvement, ang height niya, medyo malaki, okay, so check natin yung height standard niya based sa kanyang age. Please support by following these Facebook pages. Momoy and Kokoy Rosende Siblings, Jeboy Gaming, at ito po ang aking Facebook page, Momshikat. Please don't forget to subscribe at Momshikat TV YouTube channel.